Usapin sa International Criminal Court ang isa sa mga binusisi ng mga mambabatas sa pagsalang ng panukalang budget ng Justice Department sa Kamara. Si Daniel Manalasta sa detalye. Rise and shine, Daniel. Sa pagsalang sa plenaryo ng Kamara ng talakayan sa panukalang budget ng Department of Justice, natanong sa debate sa plenaryo ang usapin sa International Criminal Court at kung ito ay may jurisdiction sa ating bansa. Kaugnay sa umano'y extrajudicial killings na nangyari sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa sponsor ng budget ng DOJ, hindi makakuha ng jurisdiction ng ICC sa ating bansa dahil may ginagawa naman ang Justice Department sa mga napaulat na umano'y EJK. Mangyayari lamang anya na pwedeng makapasok ang ICC kung walang ginawa ang DOJ at iba pang ahensya ng gobyerno. That would be the perfect time the ICC will take cognizance of the issues at hand. Pero kung may ginawa naman po si Pilipinas doon sa mga issues raised against the former president, the principle of complementarity will apply. ICC cannot take jurisdiction of the cases at hand. Sumalan din sa plenaryo ang budget ng Commission on Higher Education. Nakikita ng CHED ang pagdami ng mga estudyante sa tertiary level ngayong taon. Pero dahil sa lumabas ng pagtapyas ng 2.2% para sa Universal Access to Quality Tertiary Education, tanong ngayon ay sasapat ba ang pondo para suportahan ang bilang ng mga estudyante? The 2.2% reduction in UWACTE is a mild slap to the Commission on Higher Education. Be that as it may, the Commission is doing its best to look at opportunities by which avenues will be generated. Sa ngayon, tinapos na ng Kamara ang talakayan sa budget ng ilang ahensya ng gobyerno. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.